gusto ko lang bigyan ng reaction yung dumating na balita sa akin. Kanina-kanina lang na isa sa mga tauhan ni Norman Mangusin, yung nagpanggap na Pekeng Marcos, na si sa katauhan ng isa daw Francis Leo Marcos, isa sa mga tauhan niya, yung napatulpo. Napatulpo, mga kapatid, dahil sa panghuhot-hot sa isa nating kababayan, OFW pa yata yung pobre, na hinuthutan ng hinuthutan, ginatasan ng ginatasan nung tauhan ni Norman Mangusin na ito, di ba? Ito rin, matatandaan ko na nung kasagsagan ng laban ng isang taon ng pagbubunyad ng katauhan ng isang Pekeng Marcos, matatandaan ko siya yung nagsisilbing driver bodyguard ni Norman Mangusin, na kung saan isa rin ito sa mga tao na may kinalaman sa pangiilit at panguhuthot at pangaagaw ng lupain ng mga magsasaka dyan sa may Ramon Isabela. Malapit ito kay Yorme ng Ramon Isabela, mga kapatid. Malapit ito. Oh, at ang pinagtataka ko lang, bakit hindi ito sinasubject ng raid o di kaya hulihin, dahil sa pag ang daming pinupus na klase ng baril ito, bakit dapat ito imbestigahan? Oh, di kaya may kinalaman ito sa ano, sa pagpatay doon kay Don Palyo, ay ano, Lucky Don Palyorina. Oh, hindi kaya, tanong ko lang, may kinalaman eh. Oh, yun ay hakahakol ako lang. At hindi kaya ito rin yung pinagmamalaki ni Glenn Chong na isa sa kanyang mga goons? Oh, tinatanong ko lang din, ha? Hindi pa ako. Pero ito, mapatid, maliwanag na itong taong to ay nalagay sa tulpo dahil sa panluloko, pagpapaasa, pabimera sa isa nating kababayan. So, ito nga masasabi ko na. Sabi ko talaga sa iyo, malakas ang loob ko na lahat ng mga lumapit at kumapit kay Norman Mangusin, hindi gagawa ng matino. Ito na yung patunay. Di ba? Hindi sila makagawa ng matino sa kanilang kapwa, bagkus nanluloko pa. O, di ba? Para mapatunayan ko sa inyo, na ito ay nireklamo kay Rapi Tulpo, panuuri nyo to, mga kapatid, at kayo na ang humusga. May boyfriend po kay Rito, si Armando Alaska. Dati po, sir. Matagal na po kayong pinipirahan o pinirahan lang po kayo. Sir, nung nasa Hong Kong pa lang ako, sir, humingi na po siya, pero hindi ko po siya nakita ng personal noon. First time kong makita nung namatay ang kuya ko, sir. Paano niyo po nakilala itong si Armando, Ma'am Maribel? Madaling araw yan, sir. May tumawag sa akin. Natutulog na po ako. Nasa Hong Kong pa ako noon. Tapos akala ko, kapamilya ko, sir. Then nag-call back ako. Tinanong ko kung sino siya. And then, nakausap po siya. Tapos sabi niya, tinawag niya yung mama niya, sir. Mapakiabot yung baril ko. Ganon po siya, sir. Tapos tinanong ko kung kanino niya nakuha ang number ko dahil hindi ko naman po siya kilala. Ang sabi niya, nabili daw niya yung cellphone na yun. Kanino mo nabili? Hindi daw niya alam. Tapos yung nagkausap na kami, sir, hanggang sa maganda naman yung pananalita niya. Tapos nagtagal-tagal hanggang sa nakarating ako dito sa Canada ng 2011 November. Teka muna, so nung nasa Hong Kong pa po kayo, nagkaroon na po kayo ng relasyon? Opo, sir, that was parang tinanggap ko na lang siya na MU ng October 6, sir. Gaano kayo katagal, ma'am, na magka-MU nung kayo po'y nasa Hong Kong pa lang? 2 buwan lang po. So nung habang kayo po'y magka-MU, siya po'y nag-umpisa ng humingi ng pera? Opo, sir, kasi ang sabi niya, nagbubukid daw siya, kailangan niya ng pera, tulungan ko daw siya, tapos kapag mag-ani, babayaran daw niya ako. Yun ang ano niya. Magkano po yung perang hiningi niya at magkano po na ipadala niyo, ma'am? Mga 1.6 million ata yun. Oh. Opo, sir. Kasi nga, malaglag sa upuan. Kasama na po yung sa Hong Kong hanggang sa ngayon, sa Canada kayo. Opo, sir. Ang unang sahod ko dito sa Canada, sir, binigay ko through sa aking kaibigan na nagbakasyon dyan, yung 15 pay ko, sir. Binigay kong buong-buo, walang natira sa akin. Teka muna, ma'am. Sorry, ma'am. Ako po ang nasasaktan. Bakit to kayo nagpapadala ng pera sa kanya, sa isang tao hindi niyo pa nakikita sa personal, chat-chat lang, telepono lang? Yun ang kamali ko, sir, dahil maganda naman yung kanyang pananalita sa akin, pinapakiusap niya yung pamilya niya sa akin, sir, lahat ng pamilya niya pinakiusap niya sa akin. Ano po yung cellphone lang o video call yung nakausap niyo siya pati yung kanyang pamilya? Nagbi-video call kami, sir, tapos cellphone, ganun. Okay. Walang oras na hindi yan tatawag. Magkano po yung unang hirit niya sa iyo nung nasa Hong Kong ka pa? 5,000 pesos, sir. Malalaking mga halaga na na isinan ko sa kanya, sir, is 100,000, 200,000. Doon
Doon sa 100,000, napakalaking pera po yan. In US currency, that's $2,000, that's big bucks. Paano niya po hinihirit yung $2,000, yung 100,000 pesos? Hindi sir, kasi nag-ano kami ng bahay at lupa ang nauna sir. Kasi nga sir, may usapan na kami noon na pag nagbakasyon ako, magpapakasal na kami. Kasi nagkaano na rin yung pamilya niya sa akin, sir. Tinawag pa ng papa niya yung papa ko ng balae. Yun ay hindi pa kayo nakikita nitong si Armando. Balay ng tawagan. Nagpupunta sila sa bahay, pumupunta rin ang tatay ko sa bahay nila. Pero alam ba ng peres mo at peres niya na magkahiwalay na kanito si Armando? Alam na nila sir kasi nung namatay ang kuya ko sir, pumunta sila. That was the first time na mamit ko siya pero hindi ko pa siya namumukhaan dahil sa pagod at puyat ko sir. Ano itsura niya po ma'am nung mamit niyo siya? Siya ho ba yung nasa video, sa litrato o iba? Opo sir. Ano po ang dahilan ng inyong paghihiwalay ma'am? Yung tungkol sa bata sir. Tinatanong ko siya kung totoong anak niya yun. Hindi niya sinabi, sir. Ang sabi niya nung una is anak daw ng kanyang tito. Nagsinungaling? And then, opo, sir. Tapos nung pangalawa na, sinabi na niya na anak ng kanyang kapatid. So nakita ko naman na yung anak ng kanyang kapatid, magkaiba sila doon sa larawan ng isang bata. So pinakita ko sa kanya, sir, yung ganun. Tapos ang sabi niya, wala kang pakialam. Minura sorry kanya. Po, sir. Sorry po, sir. Okay. Sorry, sir. In the end, napag-alaman mo na talagang anak niya po yun. May asawa ba siya o hiwalay? Wala siyang asawa, sir. Yung anak po niya ay anak niya sa kanyang previous relationship. Wala siyang karelasyon ngayon. Parang sila ngayon, sir, kasi tatlo na yata daw ang anak o dalawa. Mr. Armando. Sir, magandang hapon po. Okay, kayo po ay nagtatrabaho sa governor's office. Dati po, sir. Saan kayo nag-work ngayon? NGO po, sir. Sa community anti-crime group po, sir. Kayo po ay mangingikil, kung tama po yung bintang ni Maribel, gold digger, mangingikil, manghuhuthot, mandarambong. Hindi ko po ano yan, sir. Ugali niya, sir. Kilala po ako dito sa lugar natin. Hindi ka mangingikil o hindi ka manghuhuthot? Hindi po, sir. Hindi okay, po. Paano niyo po nakumbinsi itong si Maribel na bigyan ka ng 1.6 million pesos kabuhang? Talaga? Laki naman sir na 1.6 million yan sir. I-rephrase ko po yung tanong ko. Magkano po yung perang na ipadala niya sa iyo ng kusa? Sir, hindi ko na po maalala dahil ang ano namin, nagtutulungan kaming dalawa pareho. At kasi nung kasalukoy may sakit ang ama at ina, yung pinapadala niya dumadaan sa akin tapos dinadala ko doon. Wala akong sinabi sa iyo na magpapadala ko sa iyo na ibigay mo sa mga magulang ko. Napakasinungaling mo, bisit ka. Bakit ano? Bakit ganyan yung ano mo ngayon? Saan mo na ano yung mga rason mong yan? Diba napaka-okay pala? Napakasinungaling mo. Bakit ako makikipaling? Yun naman yung mga utos ko na. Walang hiya ka. 1,500 lang ang hiniram ko sa'yo. Sabi ko sa'yo na ibigay ko pag nakaluwag ako. Pero anong ginawa mo? 3 days pa lang. 1,500? 3 days pa lang. Anong sabi mo sa akin? Pupunta ko ng Tugigara at may binos kang baril na i-ano ko dito sa mga... Baril? Visit ka talaga. Anong baril? Anong baril? Napakasinungaling mo. Gusto mo pala, anong baril yung sinasabi mo? Dapat yung totoo lang yung sabihin mo. Totoo ang sinasabi ko, pinos mo yan sa FB mo daw na ang sabi ng tito mo, ang ganda naman ng baril mo. Ang sagot mo naman is, nandito ako sa Tugigaraw, tito. I-try ko ito sa mga taong sinungaling. Tumatawa ka pa dyan, wala akong sinungaling. Nilisensya ko ba yung baril nyo, yun? Sir, wala pong ano sir, wala pong alam sa baril na sinasabi niya, sir. Wala kang baril? Wala po sir, wala po. Ang gusto mangyari ngayon ni Maribel dahil parang naloko siya, gusto yes, niya maibalik yung mga perang na ibigay niya sa'yo kasi hindi naman tuloy kasal niyo. So pakisoli na lang po siguro yung ilan doon yung kaya mo pang isoli. Sir, hanapin ko pa yung mga resibo niya sir kung andito pa sa akin kasi matagal nang ano yun sir eh, 2013, 14, 15 yun sir na nagpapadala sa akin. Pero hindi nga kalakihan sir kasi napupunta naman sa pamilya niya yun sir. Ma'am, go ahead po ma'am. Kasi binigay sa pamilya ko dahil sa tuwing sahuran sir, tumatawag yan sa akin na sinasabihin niya sa akin, ano, binigay mo na naman sa ibang tao. Sir, you're not making sense. Pwede naman siyang dumiretso, ibigay yung sweldo niya sa kanyang parents. Bakit kailangan pang dumaan sa'yo? Ginagamit mo lang palusot ang kanyang mga magulang para palabasin na hindi ka nang hot-hot. Sir, hindi po sir. Kaklaroin ko po sir, no. Hindi po. Kasi silang magkakapatid. Sir, alam mo yung ganong klaseng reasoning, sir? Ilang beses ko na narinig yan. Hindi naman sa akin napupunta yung pera, napupunta yung sa mga magulang niya, sa mga anak niya, sa mga kapatid niya. So gumagamit ka ng third party para palabasin na yung pera ay talagang nakatoka para doon at ginamit ka lamang instrumento. Kaya hindi dapat niya sisihin sa'yo yung mga pera yung pinapadala na nawawala ngayon, sinisingin niya sapagkat yun ay intended for the kamag-anak. Come on sir, narinig ko na maraming beses. Magkano pa po sa mga perang na ibigay niya sa'yo ang pwede pa namin masingil? Sir, ako
actually, sir, itong ano na bigay niya sa akin, sir, actually, yan, sir, volunteer, sir, na mga ano niya. Hindi, sir, hindi ako nag-volunteer, sir. Ako, tumutulong siya sa akin, pero hindi niya ako pinag-aral. Kasi, tinutulungan din ako ng provincial capital that time, sir. Wala akong respeto sa isang lalaki na namimera sa isang babae. Totoo, sir. Ang tingin ko sa isang lalaki na namimera sa isang babae, ipis. Buti pa yung ipis, sir, marunong kumayod at marunong mag-diskarte para may makuwang pagkain. Sir, kahit imbestigan nyo ako dito, sir, hindi ko ganun. Sir, waldas din ako sa pera sa mga pagtulong ko, sir, sa mga tao. Sir, parang yung waldas ka pagtulong? Okay, sige. Sino-sino po mga natulungan mong tao? Sir, andyan naman po sa ano ko, sir. Andyan naman sa FB ko. Alam naman, nakapublic naman ako. Makikita naman dyan kung paano ko tumulong sa mga tao, sir. Yung mga pera na ibigay sa'yo ni Maribel ay itinulong mo rin? Ay, hindi ganun, sir. So, parang kang si Robin Hood? Ay, hindi, sir. Hindi naman ganun, sir. Pero, saan mo naman nahugot yung ano, yung 1.6 million na yan sinasabi mo? Okay, saan ko nahugot? Yan ang sinabi mo sa isa kong kaibigan dito. Noong 2016, pinos mo lahat yung mga resibo at ang sabi ng kaibigan ko, ang dami naman yan. Hindi lang yan, 1.6 yan kamo. Ano, biruan kami nung ano, kaibigan mo? Nandyan pa ako sa Pilipinas itong, ano? Noong kausap mo itong kaibigan ko. Taga Kabagan ang kaibigan ko, kilala mo si Dali. Oo, natin halitaron. Oo. Kahit paano yun natin siya, kahit kausapin na andyan naman sa resibo mo, mag-compute mo yan. Nasa iyo ang mga malalaking resibo, gawa ng gusto mong maglabas ng Starex noon. Sa tugiga raw ka pa nag-apply na kamo. Ikaw lang yung co-maker, hindi yung ano? Ano ka ba naman? Huwag ka nang patawa-tawa dyan. Resibo. Siyempre, hindi ka, di ba may resibo ka naman? Para ma-compute natin yung sinasabi mong pinadala mo. Huwag kang patawa-tawa dyan. Ang unang sahod ko dito, binigay ng kaibigan ko na nag-umuwi dyan noon. Punto nga naman, ma'am, kung tutusin itong si Armando, na magpakita ko kayo ng resibo kasi para kung halimbawa nagka-demandahan sa korte, kakailanganin po ng korte yan, hihilingin po yan, yung mga ebidensya na talaga nagpadala kayo ng ganung mga halaga. So, ang tanong ngayon, ma'am, meron ka pa bang mga resibo na magpapatunay na kayo po ay nagpadala ng mga pera dito at doon natin iba-base kung magkano yung masisingil natin? Sir, excuse me, ang mga malalaking halaga ng na ipinadala ko sa kanya noon, sir, nasa kanya lahat ang mga resibo at ang unang ginamit niyang pangalan is Jake Aquino, sir. Maski na, ma'am. Okay, syempre, pag nagpadala ka ng pera from abroad, eh meron kang transmittal dyan o bank transfer receipt. Oo, sir, pero pinadala ko lahat sa kanya dahil gusto niyang maglabas ng Starex noon, sir. So pinakita daw niya doon sa company ng mga sasakyan pero hindi na-aprubahan. Wow! This guy is very smart. Pati yung kontrata ko noon dito, sir. Kaya pala, naghahamon siya. Kung totoo yung sinasabi mo, naghahamon siya na magpakita ka ng resibo dahil alam niya, wala kami papakita ng resibo sapagkat pinadala mo na sa kanya. But why did you do that? Sir. Kasi sir, wala sa isip ko noon. Ang ano niya kasi, maglabas siya ng Starex, sir. So sabi niya, kailangan ko lahat ang resibo. Na yung malalaki lang ang ipadala mo, sabi niya, sir. Oh, you've been had. Yun ang sabi niya, sir. Well, kung totoo siya, sabi mo, this guy is very smart. He knows what he's doing. He's a legit scammer. Kung totoo yung mga sinasabi mo, ma'am, ha? Sir, napaka-smart mo, sir. Kung totoo ito sinasabi ni ma'am. Actually, resibo niya, sir. Wala man akong hiningi sa kanya, sir, ng mga resibo. Kasi kahit pa sabihin niya, sir, hindi ko hiningi yun, sir, kasi may resibo ako. Bakit ko hiningin, sir, yung resibo niya? And may resibo naman kung ano yung pinadala niya. Kaya mo hiningi yung resibo niya para pagdating ng panahon tulad nito na magkasingilan, wala siyang mapapakitang ebidensya sapagkat naipadala na sa iyo. That was the reason why kanina pa lang sinabi mo magpadala ka ng ebidensya, magpakita ka ng resibo at yung babayaran ko. Because you know na wala siya may papakita sapagkat nandyan na sa iyo. Hawak mo na. Sir, yan naman yung allegation mo. Eh, nasa sa iyo yan. At saka gusto ko naman... Huwag ka nang magsinungaling dahil ganyan lahat ang nasa message mo sa akin. Ganyan lahat, wala nang iba. Walang ipinagdaga sa sinasabi mo ngayon at sinabi mo sa message mo. Para bang ano natin? Hindi naman yung ano, ako hindi ako nagmamalaki, hindi ako nagyayabang. Nagmamalaki? Mayabang ka sa akin. Sinabi mo, bariotic pa ako. Anong sinabi mo sa akin? Pinagsabihan mo ako ng malalaswa. Bakit kanya tinawag na bariotic? Sabi niya? Oo, yun ang sabi. Ano yung sabi ng bariotic, Armando? Hindi ko alam sa kanya yan, sir. Kasi wala man akong ginaganon na tao, sir, na sinasabing bariotic. So, ma'am, hindi man lang kayo nagpa-Xerox nung resibo na ipinadala niyo sa kanya? O in-screenshot niyo man lang sana? Wala, sir. Tapos nung nagpunta na ako sa mga remittance center, sir, few years ago, sabi nila nabura na lahat-lahat. So, ang nadala ko lang, sir, na naiwan ko sa bahay, yung hawak ko na lang nung umuwi ako. Valmar Agustin, kapatid ni Maribel. Valmar? Yes, sir. Good afternoon po, sir. Kayo na po ay magpapatunay na talagang hinututan ni Armando itong sista nyo? Sir, actually, sir, ang kwento niyan, sir, nagpunta yan si Armando sa bahay, sir. Nag-try siya yan, ibibigay na lang niya yung sasakyan para makabawi man lang. Ang kausap niya, father ko.
Ngayon, inaantay nung father ko kasi hindi naman kami yung pamilya na pala ano. Eh, inaantay lang kasi siya mismo ang nagsabi, sir. Hanggang ngayon, wala naman. Ito po yung sinasabi ko noon paman, paulit-ulit. At hindi po ako magsasawa, sasabihin ko ulit to. Kayo po mga kababaihan, mga OFW, pinaghihirapan niyo po yung inyong pera. Pawis at dugo niyo po yan. Huwag niyo pong basta-basta bibitiwan at ipamimigay sa mga taong hindi niyo man lang nakita pa, nakilala niyo lamang sa Facebook. Huwag po. Kasi 9 out of 10, mapuprustrate lang po kayo dahil yung pong mga lalaking nanghihingi po ng pera sa inyo, 100% yan po ay manluloko. Dahil kung tunay po na lalaki yan na magmamahal sa inyo, hindi po manghihingi ng pera yan bagkus sila pang magbibigay ng pera dapat sa inyo. Imbis na magbigay po kayo ng pera sa mga lalaki dito sa Pilipinas, kayo po mga OFW ng mga kababaihan, i-savings nyo na lang po dyan sa abroad para pag uwi nyo, meron kayong daladalang pera pasalubong po sa inyong pamilya, sa inyong anak, sa tatay, nanay. O tulad nito si Maribel, pagbalik mo ng Pilipinas, simot ka, wala kang pasalubong dahil naubos na dito kay Armando. Sa oras na isang lalaki nang hingi ng pera sa isang babae, lalo pat ko ito'y naliligaw, yung lalaking yan, manloloko. He is only after your money, mark my word. Sample na lang itong si Armando, kung totoong sinasabi ni ma'am. Certified na gold digger. Ma'am, sir. In a way, meron din po kayong problema dito. No po, sir. Kasi paulit-ulit ko po sinasabi na dapat po yung mga pera na kinikita nyo dyan sa abroad, tinatago nyo kasi pinaghihirapan nyo po yan. Sana binibigyan nyo lang po sa inyong pamilya. Bakit sa mga lalaki na hindi nyo pa nakita, naudyo kayo na magbigay na magbigay? Opo sir, yun ang kamali ko sir. Kaso nga lang, ang inisip ko rin sir, dahil napakastamis yung kanyang pananalita noon, pati pamilya niya. Yung gusto ko na kasing masettle sir, kaya nag-focus na lang ako sa kanya. Pero ma'am, pwede naman payagan mo siyang manligaw sa'yo na hindi mo kailang magbigay ng pera. Ngayon, nung manghingi siya ng pera, doon pa lang sana ma'am, di ba? Paulit-ulit ko sinasabi ito noon. Doon pa lang nakapag-isip ka, teka muna. Pera lang atang habol sa akin to. Kasi isipin niyo ma'am, bakit siya maghingi ng pera sa'yo? Wala ba siyang trabaho? O kung may trabaho siya, sabi niya, mambubukid daw siya. O dapat ang tanong mo agad, bakit hindi ka pa kumikita dyan? Ano bang gusto mo talaga sa akin? Dapat tinatanong mo agad yun ma'am. Ito mga kababaihan. Tatanungin niyo agad dun sa lalaki na nanghihingi ng pera sa inyo, nanghihiram ng pera sa inyo kung naniligaw. Ano ba talaga, mahal mo ba ako o pera ko lang? Diretso niyo agad. Kung nagpakapal mukha siya na manghiram ng pera sa'yo, manghingi ng pera sa'yo, diretso mo siya, magpakapal ka rin ng mukha na para sabihin, pera lang bang habol mo sa akin? An eye for an eye. Iniinsulto niya po ang pagkatao niyo. Kumbaga, wala siyang gusto sa inyo, ang gusto lang niya sa'yo, yung pera. So, insultuin mo rin siya. Pera lang atang habol mo sa akin eh. O, kung hindi pera ang habol mo sa akin, huwag ka manghingi. And then, break mo na agad. Diba? Yun ang malaking kamali ko, sir. Tinatanggap ko yung kamali. Mga Italian, una magpapain yan. Gagastos muna yan. Ewan ko, kimamata, walang gastos, agad-agad, diretso. Di ba, Aki? Una, siyempre, magpapaksiklab muna, lilibrihin ka niyan. Garanto to, di ba? Opo. O, see? Tapos ngayon, kapag nalibre ka ng dalawang tatlong beses, siyempre, bibilib ka na. Babawiin niya ngayon yung mga nalibre. Tapos, plus, titirada na yan. Tama po. Manghihingi ng regalo, manghihingi ng load, kesyo may sakdain kamag-anak, nanay, tama? Walang tama. Pambayad ng sa motor. Tapos ngayon, malaman-laman mo. Ubus na yung pera mo dahil hinutot na ni lalaki. Ma'am, kaibigan po natin yung governor sa Isabela. Pwede ko pong itap si governor o yung mayor para obligahin po ipatawag to pag ayusin kayo. Sinabi naman niya yung pangalan ng kanyang NGO, Odette. Tawagan mo yung NGO company na pinagtrabaho niya, maging governor's office. Sige, ganun na lang po muna ma'am. Nagbaba na siya ang telepono. Nung maririg niya po yung boses ng inyong kapatid, hindi na siya makapagsinungaling. Sir, ano pa kasi sir? Pati yung kapatid ko, sir, sinabihan niya na pull daw siya, pulis na walang alam, sir. Tapos sabi niya, drug protector daw ang aking kapatid. At sabi pa ma'am, yan ba yung nakalagay sa social media? Nandyan po. Meron kayong kasong cyber libel? Pati yung pamilya ko, sabi pa niya, sir, nasusunugin niyang buhay ang pamilya. Okay, ma'am, ko. Screenshot niyo po yun, ma'am, nandyan ebidensya. Para kung halimbawa binura na niya, then meron kitang habol. Idemanda po natin. Opo, sir. Tapos yung sabi pa niya, sir, pinagsabihan talaga niya ako ng masasama, sir. Sige, ma'am, matulog na muna kayo. Opo, sir. Kausapin niyo po si Odette, bigyan niyo po lahat ng mga ebidensya. Patatawag po namin siya doon sa tanggapan ni Governor at o ni Mayor. Okay? Maobliga ito magbayad. Trust me, okay? Thank you, sir. Ito masakit eh. Yung ating mga minamahal ng OFW pumunta ng abroad yan para magtrabaho, magbanat ng buto. Marami sa kanila, naglinis ng kubeta, nag-aalaga ng bata, nagpupunas ng sahig. Lahat na ginagawa para lamang kumita ng marangal na pera. And then, sisimutin lang ng isang gold digger na lalaki dito na hindi marunong magbanat ng buto at alam lang is manutot sa mga babae. Yun po'y masakit. Paulit-ulit namin sinasabi ito rito. Well, meron din mga babae na sinusumbong na hinutot ng sa lalaki pero masakit yung OFW hinututan ng isang lalaki nandito sa Pilipinas.